Saturday, 9:30 p.m. on TV5. Ngayong Semana Santa, tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo publiko ng Rescue 5. Buong araw, buong magdamag, magbibigay kami ng libreng blood pressure monitoring, tubig, tawag at charging ng cellphone. Baligtad, abang, bakit baligtad ito? Mula Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo, mula sa Rescue 5, naway maging ligtas ang inyong biyahe ngayong Semana Santa. Ang Rescue 5 Gabay Biyahe ay hatid sa inyo ng News 5 at Radyo 5 sa paikipagtulungan ng Araneta Center, Smart, Maynilad at Juan Meralco Foundation. Good morning! Walang pre, walang hindi. Morning, guys! Walang hindi pwedeng hindi sagutin. Walang isyong di pag-uusapan. Walang kinikilig. Wala rin aatrasan. Erwin Tulfo. Punto. Asintado. Punto. Asintado. Aras po natin sa buong kapuluan, 7:32 a.m. Good morning! It's Friday today. Good morning! Ika-31 ng Marso 2017. Good morning! At narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Punto Asintado Headlines. Pangulong Rodrigo Duterte muling binanata ng mga taga-media dahil sa hindi balanseng pagbabalita. Sa usapang kalakalan, utang ng Pilipinas tumaas na naman. Sa Metro Balita, mga doktor exempted na sa number coding. Sa balitang panlalawigan naman, 13 pasahero ng lumubog na bangka sa Bataan, pinaghahanap pa rin. Sa balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump inaprubahan ang pagpapaigting ng pag-atake kontra terorista sa Somalia. Sa sports balita, bagong format ng FIFA Asia Cup isinapubliko na. At sa showbiz balita, Pinay contender sa Asia's Next Top Model Cycle 5 humarap na sa media. At ngayon, narito ang buod ng mga balitang yan. Muling binanata ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga taga-media sa harap ng mga konsehal sa bansa. May kinalaman umano ito sa pagiging hindi patas na pagbabalita sa Pangulo. Sa inilabas na pahayag ng The Philippine Daily Inquirer, pumalag ang editor-in-chief nito na si Jose Maria Nolasco. Sinabi ni Nolasco na hindi totoong hindi sila patas sa pag-cover sa Pangulo at sa administrasyon nito. Giit ng Inquirer, matagal na sila sa industriya at nanindigan sa mataas na kalidad sa larangan ng pamamahayag. Sa katunayan, binigyan pangaraw ng espasyo sa kanilang dyaryo ang mga cabinet officials para makapagpaliwanag ng pulisiya at maging ng pagkatao ng Pangulo. Ang kanila raw mga award at malawak na leadership ang patunay sa kanilang balanse at patas sa pagbabalita. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng pahayag ang ABS-CBN. Kahit hanggang sa sumunod na events na pinuntahan ni Pangulong Duterte, itinuloy niya ang pagbanat sa media. Tinira rin niya ang ilang mga mayayaman sa bansa sa harap ng mga negosyante. Partikular na halimbawa ng Pangulo ang slanted daw na pagbabalita tungkol sa kanyang war on drugs, lalo na at ang ilang konektado raw sa nakarang administrasyon ay sangkot pa sa illegal na droga. Tumaas sa panibagong record ang utang ng Pilipinas sa 6.20 trillion pesos. Base sa datos na inilabas ng Bureau of Treasury kamakailan, nairehistro dito ang paglobo ng utang sa pinakamataas nitong halaga noong buwan ng Pebrero. 4.5% na mas mataas ito mula sa 5.941 trillion pesos na naitala sa ahensya sa parehong buwan ng nakaraang taon at 1.5% increase naman mula noong 2015. Ayon pa sa Treasury, isa pang dahilan ang patuloy na paghina ng piso na kasalukuyang nagkakahalaga ng 50 pesos and 25 centavos kada dolyar. Malaki rin ang naging ambag dito ng foreign debt dahil tumaas ito ng 6.3% year on year at 2.8% month on month. Sa balitang Metro naman, otomatiko exempted sa number coding ng MMDA ang mga doktor. Ayon yan kay MMDA Chairman Tim Orbus, hindi na kailangan mag-apply pa ng mga doktor para sa coding exemption. Oras na parahin sila ng isang enforcer, kailangan lang daw ipakita ng doktor ang kanyang PRC ID para payagan na ulit bumiyahe.
Epektibo ang exemption kahit hindi ang doktor ang nagmamaneho ng sasakyan. Kumpiyansa naman si Orbus na di magiging pabigat sa daloy ng traffic ang mga doktor. Umaasa naman ang MMDA na di aabusuhin ng mga doktor ang naturang pribilehyo. Sa balitang panlalawigan 1, nawawala pa rin ang 13 sakay ng tubaod na bangka sa Bataan. 2 linggo nang maaksidente sila habang namimiesta sa Maribeles. Pawang magkakamag-anak ang 12 nawawala kung saan 4 dito ay mga minor de edad. Maging ang kapitan ng bangka nawawala kaya't walang makapagpaliwanag ng insidente. Nitong Miyerkules nang matagpuan ang sirang bangka sa Nasugbu, Batangas. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, overloaded ang naturang bangka. Lumalabas na mahigit times 3 sa capacity ang pasahero ng bangka. Umaasa naman silang nasagip ng foreign vessel o napadpad lang sa isang isla ang mga pinaghahanap. Sa ibayong dagat naman, inaprubahan na ni President Donald Trump ang pagpapaigting ng counter-terrorism strike sa Somalia. Dahil dito ay mabibigyan ng karagdagang otoridad ang mga militar sa Africa Command na paigtingin pa ang kampanya kontra teroristang grupo na Al-Shabaab. Maari na ring magsagawa ang military ng precision airstrikes bilang suporta sa African Union Mission sa Somalia at Somalia National Army sa paglaban kontra terorismo. Nilinaw din nila na hindi sila magiging maluwag sa pagdami ng mga kaso ng pagkamatay ng mga sibilyan na naiipit sa kaguluhan. Sa sports balita naman, isinapubliko na ang bagong format ng FIBA Asia Cup. Bukod sa pagpasok ng Australia at New Zealand sa 2017 FIBA Asia Cup, mahati na sa 2 phase ang torneo. Sasabak ang 16 na team sa group phase. Hahatiin sila sa 4 na grupo na may tig 4 na kupunan. Maglalaban-laban dito ang mga bansa sa iba pang kasali sa kanilang grupo. Ang first placer sa 4 na grupo ay pasok na agad sa quarterfinals ng final phase. Ang second at third places naman sa grupo ay maglalaban-laban sa win or go home na qualification to quarterfinals. Ang mga susunod na laro ay knockout games na rin. Ayon sa FIBA, madidiin sa bagong format na must win ang bawat laro. At sa showbiz balita, humarap na sa press sa kauna-unahang pagkakataon ng Pinay contenders sa Asia's Next Top Model Cycle 5. Kanya-kanyang posing para sa mga kamera ang sporty 5'9" na si Angelica Santillan, small but terrible blogger turned model na si Jenica Sanchez, at ang very young but sweet Phil German na si Maureen Robelwitz. Nakasama pa nila sa preview party ang guest judge na si Pia Wurzbach. Kwento ng mga Pinay contestant, napakagaling na advisor ng dating Miss Universe. Mapapanood ng Asia's Next Top Model sa Star World sa April 5. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headline. Narito naman ang report mula po sa ating mga lansangan at sa weather ngayon pong weekend. Wala pa. Wala pa sumasagot. Wala pa rin sumasagot. Bayaan mo na. Baka busy. Di ba, engineer, baka nagkakainan sila. Ay, siyempre, almusal ngayon. 7:41. Abay, kasagsagan ng kainan. Baka nagkakainan ng mga yun. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa ibang bansa. Good morning sa Europe, sa North America, South America, sa Africa, sa Asia. Saan pa ba, ha? Aba, good morning po sa inyong lahat, okay? Ay, saan man dako kayo naroroon. Tutok lamang dahil 2 oras po ito na mga nagbabagang opinion, reaksyon, suwisyon ang inyong maririnig dito po sa pinakamatapang, pinakamaingay, ha? Pero pinakamasayaring programa sa balat ng lupa. Simula nang maimbento ang radyo, dito na ho yan sa ating
Ika nga programa de, dire-diretso na tayo, IB. Sorry, oo, dire-diretso na tayo. We're running out of time. Anyway, mga kapatid, ha? Ito po ang mga pag-uusapan natin, tutok lamang ho. Si, dahil po sa, ika nga, napuno na raw ang salop, ha? Pangulong Rodrigo Duterte, binanata ng hindi raw balanse na pagbabalita ng ilang media. Partikular na tinukoy po ng Pangulo ay ang ABS-CBN Network at ang Philippine Daily Inquirer. Napansin daw po kasi ng Pangulo na kapag nag-report daw itong dalawang ito, itong mga dambuhalang network at dambuhalang dyaryo, eh medyo twisted daw. Kung hindi raw twisted, eh kulang-kulang. Mapapansin daw na yung kanilang mga headline, eh talagang bagamat yung istorya daw, yung laman ng istorya ay iba, pero doon sa headline, sa taas, yung pambungad na balita ay kakaiba. Ito po yung nire-reklamo ng Pangulo. Eh bakit daw ang ibang media, balanse naman as much as possible ang kanilang ginagawa. Pero itong dalawa, parang nag-uusap, ha? Ayon po yan sa ilang mga sources natin doon sa Malacanang. Parang nag-uusap daw itong ABS-CBN at ang Inquirer. Eh parang halos sabay pa kung bumanat daw. Kulang-kulang ang sabi ng Pangulo, kung hindi raw kulang, ha? Kung hindi raw dagdag bawas, ay maliro talaga ang inire-report ng dalawang ito. Na itinanggi naman po kaagad ng Inquirer. Mamaya po kakausapin natin yung mga organization na kinasasaniban o kinasasapian o kinaikang gugrupo. Tulad po ng ABS-CBN, tulad po namin, eh, miyembro din po sila ng KBP. Mamaya ihihingan po natin ang panig, ang kilusan ng mga broadcasters ng Pilipinas dahil meron po mga panuntunan yan eh. Meron pong sinusunod ang lahat po ng broadcaster, ang mga radio, TV na panuntunan, ha, ng KBP. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh, ha. Yung KBP na yan, naglalagi nagmamonitor. Hindi lang yung mga dagdag bawas, mga mali-maling balita, pati yung mga balita na rin na medyo malaswa, nagbabantay ang KBP. Yung mga sinasabi niyong backdoor, walang backdoor. Itanong mo sa dalubhasa. Oho. O, tumayos kayo. Umayos dahil nakikinig ang KBP mamaya-maya sa atin, ha? Behave. Aha, mamaya tatawagan din po natin ang National Press Club dahil halos lahat po ng mga manunulat sa dyaryo ay miyembro po nitong National Press Club na ito. Ha? Maging ang inyong lingkod po ay miyembro ng National Press Club dahil ako ho'y may column, nagsusulat po tayo sa Filipino Mirror at sa Remate. Gayon din po, miyembro din po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ha, mga kapatid. So, mamaya po hihinga natin ng panig ang dalawang organisasyon na yan. Isa pa hong pag-uusapan natin, nako mga bes, medyo napapansin lang po ng ilang kababayan natin na tila dumadami daw ngayon ang mga abusadong mga miyembro ng Philippine National Police. Sus, Mario Sep. Eh, ang tanong, bakit daw? Isang halimbawa dyan, yung isang opisyal ng Philippine National Police Crime Lab dyan sa Alabang. Nagalit nung ayaw siyang papasukin sa sine na libre. Abay, sino ka bang bastos ka, ha? Ano ka, ha? Kernel Lito Kabamungan? Dapat talaga sa'yo masibak ng inutil ka. Mantakin mo, papasok ka na sinihan na libre. Ano ngayon kung pulis ka? Hoy, magbayad ka. At hindi pa nakontento ito, Engineer Ibe. Kahapon, nahuli pa, nag-tsutsongki, ay nag-sasyabo. Nabuang na yata ito. Ito yung sinasabi natin, mga kapatid, na nalibog talaga. Si Kernel Lito Kabamungan ay nalibog na talaga. Oo, naguluhan na. Hindi na niya alam. Mantakin mo, nagwala ho ito sa isang mall niya sa Alabang dahil ayos ang papasokin sa sinihan dahil hindi walang bayad. Natural. Sino ka ba? Maging ang Pangulo, magbabayad. No, negosyo yan. Depende na lang sa sinihan yan, Cornel, ha, Lito Kabamungan, kung ililibre ka ng sine, sabi na sine, sige, libre na po kayo. Pero kung sasabihin mo, polis ako, tsapa ang gagamitin mo, dapat ka nang masibak sa serbisyo. Talagang dapat sibaking ka na, ho. Naghuli ka bang nag-addict-addict ngayon?
Nandiyan po sa mga dyaryo yan ngayon yung pagmumukha ng tao na ito, Sus Mari Josep, ha? Alam mo, Kernel Lito Kabamungan, kulang ka sa pagbasa ng mga salita ni Duterte. Engineer, sa talata 22 sa versikulo 33, ayon sa versikulo 1 ng librong ni Duterte, basa, do not do drugs, I will kill you. Dahil? Huwag po akong takot-takotin ng imperno. Kasi pag takotin ninyo ako sa imperno, pagdating ko doon, magka-problema si Satanas. Simula ngayon, may bago ditong boss, ha? To its. Dahil nga, dyan ay? Sinabi ko yan, pag sinabi kong wala, wala talaga. At pag sinabi kong gawin ko yan, umatras ka na kasi gagawin ko talaga. Kaya nararapat lamang. Maybe God gave me only 2 years, 6 months, 1 year and a half to be president of this country. Fine. Basta let it not be said na hindi ko binigay ang pinangako ko. Pero may liwanag na. I would be glad to die for the Filipino. Ayun. Doon muna. Mamaya na yung iba, ha? Sabagay, Biyernes ngayon. So, yan po ang mga aral sa unang aklat sa talata ng libro ng Duterte, mga kapatid. 7:49, isa bang pag-uusapan natin? Ay, hindi, ito. Ito yung pinakaantay ng lahat. Ang itanong ito mo. Na ang IMSD. Itanong mo sa dalubasa. Dear Sir Erwin, believe it or not, parang sa telenovela po ang problema ko. I am 26 years old accountant sa isang malaking company dito po sa Makati. Madalas po akong napagkakamala na si Bea Alonso. Anak ng weting naman talaga ho. Ang problema ko po ay ang boss ko na biyudo pero may anak na babae na edad 14 years old. Kasasagot ko lang po nung Valentine's Day sa boss ko, nakahawig naman po ni Richard Yap at edad 48 years old. Ilang taon ang agwat nila, Ivy? 22 years old. 22 years. Bukod po sa gwapo, mabait, mapera, ay magaling pa po sa bed si Sir. Hindi yun na siya. Wag, Sir. Wag. Wag po. Saan na tayo? Mataas. Magaling po sa bed si Sir. Dahil, ang kanyang mga dila po, ay tanging mga mabulaklak na salita ang lumalabas. At ang kanya pong tea, ano itong tea na ito? Liwanagan mo, di ka may dinihan. Ang kanya at ang kanyang tea, ayo tinitingala na prinsipyo, ay mataas din. Ayusin mo, Ivy, at kung sabi ko, nakikinig ang KBP sa atin, hoy, mga loko, umayos kayo, interviewin natin ang KBP. Umayos, Loko-loko ito mga ito eh. Sinabi ko na nga mag-i-interview tayo ng KBP dahil nung kay Manong Digong. Tapos titirahin natin pa ulit-ulit. Ay, type mo ng mabuti yan. Ay, bisan, bali iakit mo ng konti. Para maliwanag. Sige pa, yun. Bukod po sa gwapo, mabait, mapera, ay magaling po sa bed si Sir. At ang kanyang dila, ayun. Ano ang to sa dila niya? Matatas. Okay. At malaki po ang kanyang T. Ayun na naman. Hinihiwalay nyo ka. Malaki po ang kanyang T. Anong T? Huwag hihiwalayin. Ayun. Tinitingala. T tayo ng T. Baka isipin ng mga tao kung ano yung sinasabi ko. Ibig sabihin ng T. Tinitingala na prinsipyo. Anyway, tuloy po tayo. Kinausap po ako ng anak ng BF ko last week. At sabi niya ayaw niya na ako ang mapangasawa ng daddy niya. Dahil gagawin niya ang lahat para di kami magkatuluyan ng kanyang ama. Ano po ang dapat kong gawin para magustuhan ako ng unika iha niya? Alam niyo ba sir, bukod po sa contract anak niya sa akin, pati papa ko ay hindi boto sa BF ko. Dahil mukhang matapobre daw at English pa ng English. May dala-dalawa pa lang problema mo iha. Sir Erwin, gulong-gulo na ako. Paano ko mapapaamo ang anak ng boss ko at si Papa naman matanggap ang BF ko? I will wait for your advice, aka Bea. And that's too long.
Abay, pinanindigan niya na talagang Bea siya. Sus Maria Joseph, ikaw talaga, oh. Parang napanood ko ito, Ivy. Ano? Anong nga drama nga yun? A Love to Last. Ayun, si Bea. Sino ba yun? Bea ba yun? Bea Alonso rin. At yung katandem niya, Ian Veneracion. Sus Maria Joseph. Kaya pala nakaka-relate ito mga kumag, mga loko dito sa Facebook, oh. Tuwan-tuwa, tawa ng tawa. Eh, yan ho yung sulat sa akin. Yan yung magagawa natin. Mamaya, advice na natin. Anyway, alias Bea, tutok lamang. Mukhang may kahalintulad ka na problema. Problema doon sa isang teleserye. Mamaya, huwag kang bibitiw, ha? Towards the end of our program, ikaw ay aming pagpapayuhan na Miss Bea. And anyway, dire-diretso na ho tayo dahil 7:30 ho tayo. Alam nyo na, may PBA po pag Biyernes, mga kapatid. Entonces, pag may PBA, maaga po tayo mag-extro alas 9. So, diretsuhin na natin na Ivy, tawagan mo na. Ika nga ang... Hoy, ito pa pala yung katanungan. Tawagan mo na ang KBP, tawagan mo na ang National Press Club. Pero ito ang question for the day. Sangayon ba kayo kay Manong Digong na may ilang media outfit na kontra sa kanya at bias sa kanya mga kalaban? Mm-hmm. Hashtag bias news. Ayun na po mga kapatid. Yan po ang inyong fill in the blanks. Yan po ang inyong sagutin. Yan po ang inyong bigyan ng opinion. Sabi ni RJ Lirin. Oo, teleserye nga yan. Sulat ito, RJ Lirin. Ipinadala sa message ng aking Facebook. Eh kagabi, habang ako'y nagsisipilyo, sabi ko, ano ba itong cellphone ko? I-charge ko na sana. Biglang umilaw. Sabi ko ba? Nako. Ayun ang pagbasa ko. Ayan na nga. Sabi ko, Bea. Yun pala, aka Bea. Natawa nga ako eh. But anyway, ay tatutulungan ka namin mamaya, Bea. Aha, dito ho muna tayo. Itong sinasabi po ng Pangulo, ito, quote-unquote, ito po ang sabi ni Pangulo Duterte, Inquirer, you've never been fair. Ano pa? Ano pa? Ano, bakit mga pinalitan? Wala na, Sus Maria Joseph. Sabi niya, Inquirer, you've never been fair. Bastos kayo. Pati na ang ABS-CBN. Sabi po ng Pangulo yan. Hihingan po natin ang reaksyon ang KBP at maging ang Philippine na ang National Press Club po. Mm-hmm. Hinggil po dito sa mga pahayag na ito. Pero alam niyo mga kapatid, ever since naman kahit sino ang Pangulo ay talagang nagre-reklamo po na laban po sa mga media. Noong panahon po ni ERAP, umpisa natin kay FBR. Nagreklamo din si FBR laban sa media. Panahon po ni ERAP. Panahon ni Gloria. Si Pinoy, ilang beses din binanatan ng media. Oo. Pero kami yung nababanatan noon. Anyway, mga kapatid. So, ibig sabihin, kasi nga po, kung titignan ho natin din, in fairness naman ha, ito po para sa lahat naman ho, baging kami rito. Kung ano lang po kasi ang nakikita ho namin, yun po ang binabalita ho namin. Kagaya ho namin dito, kung ano ho nakikita, binabalita. Itong kagaya ho sa programang ito, kung ano po nakikita ko, ha, at pakiramdam ng taong bayan, yun ang yung binabalita ko. Pakiramdam ng taong bayan, natutuwa sila sa gobyerno ngayon. Bakit ko sa hindi sasabihin na natutuwa ang taong bayan sa gobyerno ngayon? Natutuwa naman, di ba? O sinasabi natin na okay. Ang sinasabi natin, aprobado. Sabi ng pinagbabasehan ko lang naman po yung mga sinasabi ko base sa mga survey. O yung sa SWS, sa Pulse Asia Survey. Hindi nga raw po bumababa yung rating ng Pangulo. Entonces, payag yung taong bayan sa ginagawa ng Pangulo. Pero ang ibang media outfit, ayoko na hong banggitin kung sino yung mga yun. Iba ho yung report, okay? Kunwari, sabihin, ang sabi ng rate ng survey group, aprobado sa tao, ang sang-ayon ang tao sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. Mm-hmm. Pag ang imang media, ang sasabihin doon sa headline nila, mga tao bulag, ha? Aprobado sa kampanya ni Duterte laban sa pagpatay
ng mga tao. Wala naman sinabing ganun. Sinabi lang aprobado sa kampanya laban sa droga. Pero may dagdag na. Yan sinasabi nating dagdag bawas. Mga tao na bulag ni Duterte at pabor sa kanyang pagpatay ng mga tao. O hindi naman sinabi na droga, Sus Maria Jose, kampanya laban sa droga. Na natitwiso, mga kapatid. Yun ang sinasabi natin. O kulang. Kunwari, sinabi ng Pangulo, I will kill you. Kayo mga adik, lalabas lang doon sa television, I will kill you. Pagkatapos gagamitin, dadalhin sa abroad. O masama nga naman titignan, mga sama nga naman pakinggan, o kulang-kulang. Yan ho yung sinasabi ng palasyo, alright? Well, anyway, hingin ho natin ang panig. But anyway, kahit na ho ganon, yung nagbitawang salita ng Pangulo, aba, tama lamang ba? Ha? Ano ang reaksyon dito ng organisasyon ng mga broadcasters? Ano ang reaksyon dito ng National Press Club? Pero mga kapatid, eh, trabaho po kasi ng media talaga. Eh, kaya nga po ang tawag sa amin ay Fourth Estate. Adi ho ba? Kami ho yung ika nga, mata at tenga ng taong bayan. Pero naman, I would admit mga kapatid, meron naman po ka, mga kagrupo namin na sobra-sobra. Lumalabis, ika nga. Ha? Sobra po. Kung hindi po sobra, kulang ang kanilang balita. Pag ika'y nagbabalita, dapat sakto. Pag balita, ha, dapat sakto. Nari, balita yan sa dyaryo, dapat sakto. Hindi ka pwede magkomentaryo dyan unless kung ikaw ay kolumnista. Kung news yan sa front page, dapat yung balita mo diretso, hindi baluktot. Ganon din sa news ka sa TV. Pare-pareho naman tayo mga nasa dyaryo, nasa radyo, nasa TV. sa TV, pag balita dyan, yung mga pang alas 6 ng gabi, kagaya namin, dapat diretso rin. Hindi mo pwedeng balibalikuin, palipaikot-ikutin, kagaya ng mga nabanggit ko, sinabi ng survey group, aprobado ng mga ng taong bayan, sasabihin ng balita doon sa dyaryo o TV, taong bayan na bulag na ni Duterte, sang-ayon na sa kanyang pagpatay sa mga tao, hindi naman ganun. Sumang-ayon yung tao sa kanyang kampanya sa droga, pansinin ho ninyo. Meron lang kasi naman din talaga na ilang media organizations sa ating bayan na medyo baluktot po, ha, yung balita. Pag yan ho ay balita, dapat straight ho yan. Dahil yan ho ay news, dapat po ang news ay balanse. Okay lang po ang komentaryo, kagaya po na ginagawa natin, okay lang po mga kolumnista, opinion po nila yon. Pero pag yung balita sa front page ng dyaryo, dapat diretso ho yan. Yung balita na napapakinggan ninyo, napapanood tuwing alas 6 ng gabi sa mga telebisyon, diretso po yan. Wala pong opinion dapat dyan. Ganun lang ho ka simple yan, mga kapatid. Ah. Mamaya po, hihimayin natin itong mga issue na ito. Kaya tutok lamang, mga kapatid. Oh, as usual, yung BBT, alam nyo na. Siguro, makikinig kayo doon sa yun na yun at magbabasa ng dyaryo na yun na rin yun. Biro lang ho, biro lang. Joke lang. Anyway, oras po natin, 8:01 in the morning sa ating pagbabalik. Makakausap po natin ang presidente ng National Press Club. At mamaya-maya rin po, hihingan natin ang opinion ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kung saan miyembro po ang TV5 at yung istasyon nga na binabanggit ni Manong Digong kahapon. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik po kaagad kami. Elaine, good morning. Magbabalik. Ang pabalik sa exactly, Elaine. Do not twist the news. Tama, raise up your arms. 92.3. Aha. Exactly, Yalong. Lucia Bayore, tama. Al Puerto May, exactly. Natumbok mo. Buboy Patriarca, thanks for joining. Rowena Patriarca, good morning. Elaine Orsak. Kaya-kaya, shoot responsibly. Panatilihing masaya ang pagkilipa. Of course, Arlene, tama naman yan. Abang, sumunod ako muna. Si General Abang Bato de la Rosa. Ang gasto sa Larry Are Sulaiva, good morning, boss. Marco Margarito. At pamilya, para sa impormasyon. Maria Amor, good morning. Almira Mejiano. O bisitahin ang www.hagcore.ph. Nag Julio Bermiser, good morning. RJ Lerin. Keep it fun. Game responsibly. Beng Rose Bernarte. Sa mga lumang silid, Prince Open Arms. Maria Amor, good morning.
Ito'y makaraang magkaloob ang Philippine Castro. Amusement Gaming Corporation. Ayun, pinainit. Almira, good morning! Julio! Thank you, Julio. Emily Boca! Thanks, Mishengis. Ray Benedicto, anong haso din? Aryo Blatra, good morning. Jenna Legislador Padilla, good morning. Sweet Mamita. Julio Vermiser, Dels Cabardo. Maria Haya, morning. Umabot na sa 1,300 mag-aaral sa kindergarten at Orlando grade 4 ang makikinabang sa mga bagong classrooms ng P. Gomez habang halos 1,000 senior Mejano, high students naman ang uukupa sa mga Curata, bagong sinit-aralan ng Doña Ohio. Hortensia. Sa kasalukuyan ng Pagco School Building Program joining. Ay nakapagkaloob na Beng, ng halos 7,000 okay classrooms lang, Beng, sa 54 Bernarte. Na lugar sa buong kapuluan. DJ Delcy, Tylo, good morning. Betchay, Sarapanan, morning. Ang kasalukuyan pakikinatayo samantalang 173 Ray, classrooms naman sa 22 na lugar Kai ang Abanes. Nasa proseso pa ng procurement. Huwag bibigaw, magpabalik agad Marilu, ang paborito mong programa pagkatapos ng Action Hello. News Update mula sa Radio 5, 92.3 News Lad, FM, Radio 5, 92.3 News FM, Balita, Action, 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 News Update. Present, I know. Almira. Ang oras 8:03 ng umaga. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panunumpa ng daan-daang bagong appointee sa kanyang administrasyon kahapon. Kabilang dito sina DSWD o Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Lorraine Badoy at Presidential Advisor for Revenue Enhancement Undersecretary Narciso Jun Santiago Jr. Bukod dito, pinanumpa rin sa tungkulin ng Pangulo sina Agriculture Undersecretary Evelyn Lavinia, dating AFP or Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Ricardo Visayas bilang NIA o National Irrigation Administration Administrator at Quezon City Mayor Herbert Bautista bilang Chair ng Regional Peace and Order Council sa Metro Manila. Sa ibang balita, arestado ang isang hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf Group habang nasa loob ng Philippine Ports Authority Ronald, sa Zamboanga City. Ronald, good morning. Kinilala ang nahuling suspek na si Amiltun Tamang na nagdadala rin ang pangalang Zaytun si Abubakar alias Tonoy na nahaharap sa kasong mga bias na media. Pinamunahan ang naturang operasyon Bebet, na nagsimula alas 3 ng madaling araw ng mga tauhan ng It's Intelligence right. Branch no, Bebet, ng Philippine National late. Police kasama ang militar you're at ang fine, Philippine Coast Guard. Nabatid na tawag sa ng tunog-based margin na nasa ilalim morning, ng Adjang Group na kumikilos partikular sa bayan Red ng Bulog. Gina Ishikawa. Philippine Standard Time, 8:05 ng umaga. At yan ang balita mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. Ito ang Radyo 5, Mon Gualvez. Saan man, kailanman, kapatid. Action, 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 news update. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nagkukulat sa daloy ng traffic ng Radyo 5 Taxi Squad. Traffic report. Malaki, ang start. Squad member Eduardo Diaz may kabigatan ng usad ng mga sasakyan na sa kabahan ng West Service Road dali, galing Alabang hanggang Sukat Interchange sa magkabilang pa, na, dali, Almira, Miliano, sa lugar. Imelda, samantala, said, ayon kay Taxi Squad member Christopher De Los Santos, mabigat at tila mga motoristang nagkakaipitan sa bahagi ng Visayas si Avenue na palabas ng TMR sanhi na aksidente sa lugar. Julio Bermiser, ay hindi ko masabi yan, Julio. Ay maluwag pa sa mga oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members Eduardo Diaz at Christopher De Los Santos para sa kanilang ulat trafiko ngayong umaga. Cheryl, ang Taxi Squad traffic. Kay Abanes, Nosiets Lopez, thanks for joining. Julio. Ang oras sa Radyo 5 ay oh, kahapon. Itanga ang tawag doon, bastos, walang utang na loob. Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. First I'm okay, Bibet, Marshall. Sigam sigak, good morning. Yes, meron, merong IMSD. You see a pool, I see incredible depth. Ten. You say stop. I say go. No wilderness, no problem. Oh, ano ba ito? 25, 50, 100 milligram. With water source, natural underground streams. No water refreshes with more of nature's goodness. Like Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Packed with minerals your body needs. Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. Josephine Mamax. Sorry guys, sorry. Yun na nga, Aileen, napuno na ang salot ng mama. Tahimik lang, di ba? Di ba, binoycott pa niya media, remember nung pag-upo niya?
Inamuamo siya ng media. O ngayon, itira naman ang tira. Eh, minsan na isip ng ilan mga tiga-palasyo, huwag ka na magpa-interview, bossing. Kasi pa nagpa-interview ka, binabaligtad kung ano-ano sinasabi. Nahirapan ako makapagbayad. Buti na lang, nag-SS. Wala pa, no, Judge. Tatawagan pa lang natin ang KBP. Kaya ko ng pagbayad. Ricky Santana, yes, present. Susan Castro. Mag-SSS loan restructuring program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Rebecca Labendia. Pakipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph. 75 kilos free baggage chalawan sa lahat ng to-go travel. Tama, 75 kilos ang libre. Kaya sakay na sa to-go travel. Tumawag lamang sa 528,000 or mag-book sa www.togo.com.ph. Alas dos na kasi ako nakauwi. Dr. Pampasma na. Kung ikay palaging pagod sa trabaho at nais maligo, ngunit takot mapasma, narito na ang sagot sa iyong alas problema. Alas dos na ako nakauwi, red blood. Ang proteksyon mo laban sa pasma. Sa maghapong pagtayo, paglalakad at pagod, takot sa pasma. No problem, no problem. Asi ko sa'yo mo, anak mo. Rose, good morning. Asmanda. Dr. Prince. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang Jin, kapitan sa inuman, laging maaasahan. Miss you too, Jin. No, Shads Lopez. Kaya mo, Jin, kapitan. Jin, kapitan. Baka nakalimutan. John Aline de la Cruz. Araw-araw, three times a day. That's alright, Daisy. Ang dali-dali na maglaro at sumali dito. Favorite two numbers from 1 to 31 for the easy two lotto. At tatlong Crisella Monsalud. Para sa swell rest lotto. Elaine Orsak. Na mapapanalunan nyo. Nosyads Lopez. Sugod na sa lotto outfit. Prince Open Arms. Let's play lotto. Anna Marquez. Ano naman sa ang kagaling na naman? Porkit mo daling araw, saan galing? Galing ako sa surveillance! Atirada nyo talaga, oo. Nag-surveillance ako kagabi. Nag-surveillance di ako dumaan sa backdoor. Mga tirada nyo talaga, nang huhuli na naman kayo. Mercury drug, keeping the nation healthy. Alam nyo bang maaaring malaso ng all right, ating katawan sa regular bowel movement? Rose, kaya Quemado. Malaga ang paglilinis ng colon o bituka. Nights, ang Y, Marinas. Ang fiber health ay natural. CJ Mosquera, Huraw, thanks for sharing this video. Betchay, Sarapanan. Ena, morning. Marquez. Ann. Na nagiging dahilan upang malaso ng ating katawan. Falias, good morning. Jonalyn de la Cruz. 0909-38. Ano na naman nag-backdoor, Jonalyn? Wala kayong magawa, kulit Yelmar, Mary Jane. Hindi ako nag-backdoor. Surveillance! Mabibili ang fiber health sa Mercury Drug Store. Ba't ayaw kayo maniwala? Nag-surveillance ako, red blood. Tirada. Look at me. Kaya na naman tayo. Patay na naman tayo dyan, Susan Castro. Rodel Fernando. Ang favorito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kaya na naman, Sandy, ha? Mga ano surveillance yan? Punto Asintano. Alright, mga kapatid, dire-diretso po tayo. Oras po natin, 11 minutes after 8 o'clock. Dito nga po tayo, ano ho? Kahapon nga nagalit ang Pangulo. May tinawagan ho tayo na ilan po nating mga source o informante sa palasyo. At ayun na nga ho, sabi ko ano ba nangyari dyan? Sagot po sa akin ng tiga-palasyo, napuno na yung salop. Kahit sino naman na paring Erwin, napupuno ang salop. Napuno raw, matagal nang iniinda ng Pangulo yung mga banat sa kanya kaliwa kanan, sundot. Sabi ko pare, pero di ba may mga miyembro ng gabinete na nagsusulat pa dyan. Oo, kunwari lang yun, pero tignan mo naman yung sa front page nila, yung mga nagsusulat sa loob. Paano ko yung nagmamadali, hindi na mabasa yung sa loob, yung sa labas na lang. Sabi niya, pansinin mo yung mga headline, medyo baluktot. Sabi ko, ganun ba? Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon, ang Pangulo po ng National Press Club, si Ginoong Paul Gutierrez, aking mong kaibigan ito. Magandang umaga po, Sir Paul Gutierrez, sir. Yes, magandang umaga, Boss Erwin, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Alright, sir. Para lamang sa malayang pamamahayag, ika nga, reaksyon lamang po ng pamunuan. Ito pong malaking organisasyon natin
organisasyon ng ilang libu-libong mga mamamahayag, particular na sa print media, na miyembro po ninyo dyan sa National Press Club. Ano po ang reaksyon po ninyo doon sa binitiwa ng mga maanghang na salita ng Pangulo? Particular na tinira niya po yung Philippine Daily Inquirer, Mr. President. Ano po ang reaksyon niyo rito? Well, sa ganang atin, at least ang ating presidente sa ngayon, he has been specific sa kanyang pagbatikos. Kung maalala mo, Boss Erwin, nung nakarang taon, bago pa siya sa pwesto, kaya nag-react tayo dyan kasi naging sweeping ika nga yung kanyang pagbatikos sa media. Particular dito sa Inquirer, ang problema naman talaga po mga kababayan at ako'y nalulungkot din po. Talaga naman pong ika nga, obvious na obvious . Mm-hmm. I mean, matagal na rin po tayo sa media, may 20 years na rin po. Ngayon lang po ako nakakita kasi ng pahayagan na pati yung banner headline, kinopya po sa dyaryo ng ibang bansa Sir, sir, kayo ho ay, I have known you, Sir Paul, being with the People's Journal. Napakatagal na ng dyaryo na yan, sir. Ano ho ba talaga ang panuntunan, sir? Pag di po ba, correct me if I'm wrong, dahil ako ay nag-dyaryo din. Pag di po ba, pag balita sa front page, dapat po straight lang yan, diretso lang, hindi kaliwa, hindi kanan, at hindi opinionated, dapat, Sir Paul? Well, actually po, alam naman po natin yan, Boss Erin, call po yan ng editor-in-chief, . Pero kung ano po yung iba banner, talaga pong higa nga, lang dyari yan, Paninindigan nila yan, lalo na pati sa kanilang editorial, Pero yun pong kopyahin mo yung mismong banner po ng dyari ng ibang bansa, para naman pong di po ba? Kasi naalala ko po, noon pong panahon ng martial law, meron pong tinatawag ang na mga full editorial or full article, Kasi wala pa po noon yung PCIJ, So, magkakasundo po mga dyaryo na itong ganitong editorial, ilalabas natin ng sabay-sabay. Di po ba? Because it expresses the sentiment of the entire newspaper industry on a particular issue, So, ito pong nangyari dito na yung pong banner ng New York Times ay kinopya po, sasabihin po natin kinopya, dali isa naman po talaga ng Inquirer, ano po ba ang relasyon ng Inquirer po at saka po ng New York Times? Ang Inquirer po ba ay nabili ng New York Times? O nabili po ng Inquirer ang New York Times? Kasi po, obviously, ito pong ganitong estilo o ito pong ganitong decision, manggagaling po ito from the very top of the editorial chain, hindi po ba? Sir, matanong ko lang, Sir Paul, ano po? Ang sabi naman, may reaction po ang Inquirer, si Ginoong Nolasco, yung kanilang editorial editor actually, ang sinasabi niya, tinatanggi naman ng Inquirer na sila ay biased dahil as a matter of fact, sila ay matagal na sa industriya sa dami ng kanilang mga awards na natanggap at sinabi pa niya na ilan nga sa mga miyembro ng gabinete ay pinasusulat namin at kolumnista namin ngayon. Ano po masasabi niya para mabigay yung inyong panig, Mr. President? Wala naman pong ibig sabihin yung ganun po, hindi po ba? Mm-hmm. Wala naman pong ibig sabihin yung dahil sa totoo lang po, minsan, para po to add prestige to any publication, talaga pong nangungumbida tayo. And in fact, nung pong panahon ni Ninoy Aquino, ilan po bang mga taga-gobyerno ang kolumnista nila? Hindi po ba? So wala naman pong ibig sabihin yan ang punto po dito is yung pong independence ng ating editorial policy. Of course, we are not telling na walang independent editorial policy ang Inquirer, Pero ito pong mga recently nakikita naman po talaga ng taong bayan na talaga pong sa siguro sa 10 istorya na gagawin nila sa isang linggo, siguro po yan, nung siyam po, sabihin na natin lagi na lamang putting the government into a negative light. So, ang atin pong presidente, meron po siya man siyang right na mag-express ng kanyang pagkadismaya o ganit dahil unang-una, isa pong malaking pahayagan po ang Inquirer. Sir, last two questions. Bakit po nagkakaganon? I mean, may mga media na mukhang hindi na nasusunod yung kanilang panuntunan, nagiging bias na po para sa isang grupo. Ano po ang dahilan nito? May mga nagtanong ho sa akin kagabi. Alam ko yung sagot, di ko lang masagot, pero gusto ko kayo na hong sumagot, sir. Bilang pangulo po namin sa National Press Club, ako'y miyembro din ho. Why is it po? Is it because of kaibigan nila, yung isang grupo o yung tao?
Or is it financial reason, supporter, eh malaki ang binibigay sa organization na yan, kaya nagiging bias or that they favor one person or one group or one organization or one political party, Sir Paul? Yeah, ano po yan, ayun na po natin sabihin financial reason yan. Ano? Sabihin na lang po natin na meron po kasi siyempre mga tao at mga grupo na isang interest na pinaglalaban o pinaniniwalaan. Uh-huh. Yan lang po kasi yan. Ano? Sabihin na po natin mas naniniwala po ang ibang kasamahan natin sa media sa interest o pinaglalaban ng isang particular na grupo na pinaniniwalaan nila noon hanggang ngayon. So, mm-hmm. Doon po ang bias nila. Natural lang po yan. Pero yun po nga, sabihin natin nagiging sabihin po natin sa ating mga kababayan na tayo po'y parehas maski naman po hindi. Mm-hmm. So, totoo lang po, di po ba? I think ito pong naging kampanya ng ating Pangulo lalo na po sa reforma at laban sa illegal na droga. Mm-hmm. Laging maganda po ito, Boss Erwin, kasi luminaw kung saan ba talaga ang taong bayan. Ayun. Oo. Mukhang nakita naman sa mga survey natin, Sir Paul, na approve sa mga tao. Disinsanay, tayo, matagal na ng mga mamahayag, eh, pansin ka agad natin, pagdating sa survey, bumabagsak ang survey ng Pangulo, pero ito hindi. Hindi natitinag, Sir Paul. Oh, kaya nga po siguro, merong mga grupo sa ating bayan o mga interest na ayaw makita itong mga ganitong ano eh. Ganitong mga favorable resulta sa gobyerno dahil nasanay na sila na pag binanatan nila ang isang administrasyon, nakaka-apekto sa survey. Ah, diba? Pero ngayon hindi po eh, kasi nga po itong kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga, nakita nating lahat kung kanino ka ba talaga. Mm-hmm. Ikaw ba para sa pagbabago, para ka sa lumang ika ngayon. Sistema. Are you in favor of change or the old order? Yung mga dating sitwasyon bago na upo si Presidente. So yan po ang nakita kong dahilan kung bakit yan po kahit sa hanin ng media. Malino po yung tinatawag nating hatian. Alright. Di po ba? Sir, panghuling katanungan na lamang. So, naniniwala po kayo na meron talaga ngayon, nadami po tayo, ilan bang 10 yata ang ating broadsheets, yung mga malalaking dyaryo at parang 12 o 15 yung mga tabloid natin. Sa bilang na yan, na ika nga mga dyaryo na yan, ay ilan po dyan ang mga bias, sir, doon sa kalaban, sir? Ika nga eh, pabor doon sa kalaban ng Duterte ng gobyerno. Ilan po dyan? Mabibilang mo naman sila sa ano yun eh. Kasi to be fair sa ating mga kasama naman sa media, makikita din na yung iba talaga ay gumigit na lang. Ano? Kung maganda yung balita ngayon, assessment ng mga editor para kay Pangulo Duterte, di ilabas natin. Kung medyo negatibo, ilabas din natin. Hindi yung maganda yung balita, tatabunan mo ng negatibo. Yun ang hindi po maganda ron. Kasi meron pong, alam naman natin, may news appreciation po sa desk yan. Eh. O kagaya po nitong ilang milyon na po ba ang sumuko dyan sa offline talkang ng gobyerno. Uh-huh. Pero kung i-highlight po natin dyan, 7,000 yung napatay. Uh-huh. Pero mali pa yung figure dahil wala pa po palang 3,000. Uh-huh. Ano po ang ibig sabihin nun? Uh-huh. Hindi po ba? Uh-huh. So, ano po? So, finally, sir, hindi po ba ito parang ang sistema ho rito, ano nga pwedeng gawin? Ito ho ba, kayo bilang Pangulo po ng isang malaking organisasyon, will you remind the newspaper, meron po ba kayong kapasidad para to remind them na maging balanse naman kahit papano, Sir Paul? Kaya nga po ang atin pong panawagan, kung ano po yung ating sinasabi sa ating masthead, di gawin na lang po natin yon, di po ba? Kagaya po nyo, meron pong sinasabi dyan na sila'y parehas at sila'y matapang ang kanilang balance news and fairly view, fair views, sabi. Opo, di sundin din na lang po natin. Sundin na lang. Tama. Sir, yung pong pagsunod nila sa sinasabi nila sa sarili nilang masthead, eh di po ba yan pagsunod po sa ating journalist code of ethics. Ayun. Pero kung ano po nakalagay sa masset nyo, nakikita po ng ating mambabasa, hindi naman po nangyayari, may problema po tayo doon. Maraming salamat po, Ginoong Paul Gutierrez, Pangulo ng National Press Club. Good morning, sir. Mabuhay po ang NPC. At mabuhay din po kayo, Boss Erwin. Maraming salamat din po. Oo nga naman. Sabi nga doon, balanced news, fair views.
Eh, kung titignan mo, naiba. Ayan na nga po, eh, pinagsalita na natin po yung Pangulo ng National Press Club. Ah. Eh, maging siya ho, eh, nakapansin na bias nga raw talaga itong Philippine Daily Inquirer. Mm-hmm. At saka bakit mo naman kukopihin yung headline ng New York Times? Ano namang kinalaman ng New York Times dito sa atin? Oh. Eh, at saka kung anong sinulat ng New York Times sa New York, siya naman daw isusulat ng Inquirer dito. Eh, bakit mo susundin yun? Talaga naman, oo. Well, eh, alam naman ho natin, eh, eh. Pero nung panahon po ni Pinoy, eh, nakita niyo naman, ako, Diyos ko pong Panginoong kong langit. Hindi, wala kang makikita na banat kay Pinoy dyan sa pahayagan na yan. At saka doon sa telebisyon na yon, wala kang makikita. Masking i-review mo ng i-review. Pumunta ka sa National Library dahil dyan po eh, may mga file po ng mga dyaryo dyan. Wala kang makikita na nabanatan ang Pinoy noon. At doon sa kabilang istasyon, reviewin mo. Wala ka rin makikita sa kanilang balita na inupakan si Pinoy. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon. Kanina live na live ito dito eh. Kaya ka-early. Ay, walang iba kundi si Secretary Salvador Salpanelo. Good morning, Secretary Panelo. Good morning, Erwin. Sir, reaction lamang po ng Palacio. Sabi nga po ng ilang kong kaibigan, pero ayaw na magkomento. Sabi, hayaan mo na lang si Secretary Martin o Secretary Panelo ang magsalita dyan. Eh, kasi napuno na talaga ang Pangulo, naramdaman ang Pangulo. Ilang buwan niya nang iniinda, binubugbog, mali-mali. May dagdag bawas sa kanyang statement, minsan twisted yung istorya, kulang yung istorya, mali yung istorya na talagang tahasang mali yung inilalabas ng dyaryo na yan at saka ng TV. Reaksyon nyo lamang po, Sexal, dahil mukha nakakuha po kayo ng nakakampi ang Pangulo sa pamamagitan po ng National Press Club, yung kanilang Pangulo, si Pangulong Paul Gutierrez, isang ayon na sa sinabi ng Pangulo na may bias nga raw. Ito pong Philippine Daily Inquirer at ilang mga media outfit, Secretary Panelo. Eh, totoo naman talaga yan. Kung talagang magbabasa ka, mm-hmm. yung mga nailalagay dyan, eh, laging kadalasan sa lahat na katotohanan, ang iba naman, exaggerated. Mm-hmm. Kaya nami-mislead ang tao, karali nasa dyan nila. Wala. Sa parte ni Presidente. Pero, hindi ako nai-suggest sa mga ginagawa nun. So, mukha namang bigo sila na kanilang pagsira sa Presidente. Mm-hmm. Yung sabagay, pag-support... Habang sinisiraan nila. Sabagay, pag-supportado nga po ng tao, yung mukhang supportado nga po ng tao ang Pangulo. Kaya hindi po natitin. Mga gaya mo na... Nako, salamat po. ...ng katotohanan. Salamat po. Walang problema. Alright. Nag-utilize man. May social media rin na bumabanat sa katotohanan. Alright. Secretary Salvador Salpanelo. Sir, maraming salamat po. Have a nice weekend, sir. Salamat, sir. Ay, yun na nga ho. Ito ho, meron akong sasabihin. Ano po? Aba, eh, ito pong aming istasyon. Sa totoo lang ho, abe di banat ho tayo ng banat. Binabanatan natin yung mga kalaban ng gobyerno dahil mukhang mali naman. Eh tayo tinawaga, may mga nagsumbong, may nagreklamo. Alam niyo naman siguro, naikwento ko sa inyo, sinumbong tayo, mga kalaban, na para tigilin, pinapasuspend din ako. In fairness po ako, pinatawag ng mga bossing ko at pinagpaliwanag. At sinabihan lang, kinosyon lang ho tayo. Eh tinanong din, ikaw ba, tinatawagan mo ba yung mga kalaban na yan? Sabi ko, tinatawagan ko, boss. Eh ayaw naman sumagot, sila naman ho may kasalanan. Paano ko naman ito kuan? Kasi sabi na nga, ang panuntunan po namin dito sa TV5 at Radio 5, pag may titirahin ka, eh dapat kunin mo rin yung pahayag nung titirahin mo. Alam ko ho yan, Mario Joseph, napakatagal ko na hong media man eh. Eh ang problema, paano mo makukuna ng pahayag kung hindi naman ka sasagutin? Ite-text mo na, tatawagan mo na, ring na ng ring, even the night before. Paano mo ngayon makukuna ng pahayag? So, mangyayari, yung banat mo, eh, hindi magiging balanse. Pero kasalanan ko ho ba yun? Kasalanan ba ng broadcaster yun? Kasalanan ho ba ng kolumnista yun? Kung hindi sumagot yung babanatan mo,
Kaya ang mga tinatawagan para sumagot, eh paano pag hindi sumagot? Doon ho na pagtitignan mo para nagiging bias. Eh ano din ho, itinanong ko sa kaibigan ko sa Malacanang. Eh, sabi ko, pare, bakit hindi na kayo sumasagot? Anong hindi sumasagot? Lahat nga eh. Isang tawag lang na lumulundag ka agad ang Malacanang para sagutin, ha? Para ma-inform ang taong bayan, dahil ang taong bayan nakikinig, lahat ng kung saan siya dyan, lahat ng dyaryo binabasa niya, lahat ng TV, kaya nung TV niya, pinapakinggan niya. At saka may instruction ng Pangulo, sagutin. Huwag mag-deadma, lalo na pag-galit sa gobyerno, sagutin ka agad. Oh. Lalo na pag yan ay tungkol sa palasyo, sa mga utos ng Pangulo, sumagot. Oh. Eh, sabi niya, oy, wala naman tawag. Minsan eh, kagaya ro nung in-interview yung isang, alam niyo na kung sino, yung babae na mataas na opisyal, oh. Di, inupakan, inupakan yung gobyerno, pero hindi naman kinuna ng panig daw nung istasyon na yun, yung radio station yun eh. Yung gobyerno, o paano na lamang daw. Dito sa atin, tinatawagan natin in fairness, yung mga nag-aakusa sa atin, magkasala sana kayo. Tinatawagan ho namin Ayla sumagot. Umpisaan ho natin kay Laila Dilima nung siya inaakusan pa lang. Tumatawag na tayo kay Laila, ayos sumagot. Hmm. Kung maalala ninyo, kayo mismo nagre-reklamo, ibabaan nyo na yan, Sir Erwin, sinungaling yan. Oh. Tinatawagan ho namin. Ngayon, ito mga ito, ayos sumagot ngayon. Sila Trillanes, Alejano, si Lenny Robredo. Hindi yung sila nasagot. Hmm. Si Jim Paredes naman, wala naman ho ako number. Ewan ko kung... pinahanap ko na. Hindi, pati sa tirahan niya. Hindi ko makita yung tirahan niya. Kaya okay. Eh, hindi ko alam kung saan naman nakatira yung mama. Eh, ano hong gagawin ko? So, eh yun, ho, nababanatan. Oh, nagagalit naman yung kabila, yung mga dilawan. Eh, babayas ka, Erwin Tulfo. Hindi po, kinukuha ko yung panig. Even the night before, kunwari ngayon, naupakan ko ngayon, kinukuha ko, tinetext ko na, tinatawagan ko na. Yung tao na yan, Kong, Sen, pwede ba sumagot ka? Tatawagan ka na yung bukas. Hindi naman nasagot. O pagkatapos ngayon, sasabihin nyo na bias tayo. Eh, kasalanan ko ba yun? Eh, hindi sila ho sumagot. Sila ho yung may problema, hindi ho ako. Kaya, sabi ko, bato-bato sa langit, nagtatamaan, dahil hindi ka sumagot, mabubukulan ka. Hindi lang mabubukulan, baka ikamamatay mo. Dahil pag tinamaan ka ng adobe, pag ako po bumato sa langit, adobe yung binabato ko. Madudurog ang ulo mo. At iiyak ka. At magsusumbong ka sa mga boss ko. Eh, ang mga boss ko naman, mabuti na naman, praise the Lord, awa ng Panginoon Diyos, ay malinaw ang pag-iisip. Di tulad ng ibang istasyon dyan, eh sinisibak agad. Sa amin ho, may investigasyon. Anyway, oras po natin, alas 8:30 ng umaga sa ating pagbabalik. Abay, lumalabis na po ba ang ilang miyembro ng PNP? Dahil, nako, araw-araw na lamang, merong mukhang bumalik na naman tayo sa dating gawi. Abay, numaupo ang Pangulo, tumahimik itong mga loko. Ngayon, mukhang dumami na naman. Araw-araw, nasa dyaryo, nangutong, nahuli, abusado, umakyat, pumasok sa bahay, nagsyabo, manunood ng sine, gusto, walang bayad, kernel pa naman. Dumarami nga ba? At bakit dumarami ang mga abusadong polis? Eh, yan po ang ating sasagutin. And of course, yung mala telenovela, yung sabi nga ni Ivy, parang kwento na ng A Love to Last ba yun? Parang kwento rin ng ito ng A Love to Last. Anyway, ito po. Dear Sir Erwin, believe it or not, para sa telenovela po ang problema ko. I am a 26-year-old accountant sa isang malaking company dito sa Makati. Madalas po akong napagkakamala na si Bea Alonzo. Iyon, no? Ayun naman na sinasabi ko. Ang problema ko po ay ang boss ko na biudo, pero may anak na babae na edad 14. Kasasagot ko lang po nung Valentine's Day sa boss ko, nakahawig naman po ni Richard Yap at edad 48 years old. Bukod po sa gwapo, mabait, mapera, lahat na pala, ay magaling pa sa bed si Sir. Ayun, no? Wag, Sir! Wag! Nasaan na tayo? At ang kanya kasing mga dila, ano namang ginalaman ng dila? Ay matatas. Okay.
At ang kanyang tea, ano na naman, engineer? Hiniwalay na naman ninyo ni IB. At ang kanyang tea, ano itong tea na ito at saka tea na ito? Ah, ayun, sa baba. At ang kanyang tinitingala, o yun, na prinsipyo ay mataas. Oh, okay, okay. Ayusin, ayusin ninyo. Hindi yung minomonitor tayo ng KBP kung ano-ano mga titi ang mga sinasabi natin dito. Tinitingala na prinsipyo. Okay, continue. Kinausap po ako ng anak ng BF ko last week at sabi niya ayaw niya na akong mapangasawa ng daddy niya dahil gagawin niya ang lahat para di kami magkatuluyan ng daddy niya. Ano po ang dapat kong gawin para magustuhan ako ng unika iha niya? At bukod pa sir sa contract anak niya sa akin, pati papa ko ay hindi boto sa BF ko dahil mukhang mata pobre daw at English pa ng English. Aba, Bea, hindi ba? Baka ikaw, Bea, tiga Batangas. Alay, hindi ka tiga Batangas ito si Bea. Kasi doon sa, sabi nung yaya namin, taga Batangas daw yung babae yata doon. Anyway, Sir Erwin, gulong-gulo po ako. Paano ko mapapaamo ang anak ng boss ko at si Papa matanggap na ang BF ko? I will wait, sir, for your advice. A.K.A. Bea. I will spend the morning. Ay, yun, oh. Aha. A.K.A. Bea. Talaga pinanindigan niya na. Sige, antayin mo yung advice namin mamaya. At sampu nito o libo-libo nitong mga nagpa-Facebook natin. Abay, nag-aantabay lang. At nag-iintay na mabigyan na pagkakataon. O, pati kayo rin, sasama ko. Yung mga advice ninyo. Yung hindi malaswa, ha? Julio Vermiser, Snarp Navarrete, ha? Oh, yung hindi maliswa, Rameses Mesa. Baka na naman eh, mga malalaswa, sasabit tayo dyan. Alam nyo na mga, hindi pa natin na-interview yung KBP, pa-interview pa lang. Ganda na song, oo naman. Alright, 8:35, huwag po kayong bibitay, magbabalik po kaagad tayo. Pag-uusapan natin, bakit nga ba? Bakit tila dumadami po ang mga abusadong pulis ngayon? Meron nga ba? Dumadami nga ba? Oh. At syempre, itong kwento na malaalab tulas, papayuhan natin. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik pa po ang Punto Asintado. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang ano na naman, paalala. Julio, sinabi ko na nga, hindi natin pwede sabihin Big Tarugo. Sinabi ko na nga kita nyo, Rameses Mesa, Julio Vermiser, yung mga bunganga ninyo, ako ang malilimtikan. Okay na ma'am, mamaya na lang. Okay, kumusta? Good morning daw, nag-good morning si amang. Okay, mamaya amang. Okay lang, Richard Ramos, sir. Larry Sulaiba, good morning. Are you Blatra? Ano namang tindi? Tinitingala na prinsipyo. Jonaline. Ito na. Ayun na naman na. Ito, kopyo. Edita Kalupas, thanks for joining. Ena Marquez. Barbie Lagunay. Ano na namang backdoor, Barbie? Betcha. Ay, ha? Hindi pwede ang titi na yan. Sasagot ng mo-monitor ang KBP. Hindi pa nga sumagot. Ang oras 8:36 na umaga, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Judith Restillador. Inilabas na ng Commission on Elections sa COMELEC ang kanilang election calendar para sa barangay at SK o Sanggunian Kabataan Elections. Sa kabila ito ng mga hakbang para muli itong maipagpaliban. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 10177, itinakdang Setyembre 23 hanggang Oktubre. Mayela Nunez, good morning. Esmeralda Opiasa, good morning. TJ Lacerna. Buksan ang paghahain ng certificates of candidacy. ECTJ, ano na namang ipabak?
Lamang ang campaign Huwag period ganun. Judith Restillador Yamanaka sa itinakdang election Romeo period Tabisin. Ang nationwide gun ban at ipagbabawal din ang paggamit ano ng security personnel at bodyguards ng mga kandidato. General, hindi na rin papayagan ng COMELEC ang paglilipat ng presinto ano ng mga backdoor, botante. Almira. Pananakot sa mga opisyal. Yan na nga Almira, yung mga bastos ng mga kasama natin. Huling may kinalaman sa halalan. Tignan mo, pati si Aileen T. Dituli. Easy. Ako ang malilintikan. Bigay kayo na bigay ng mga ganyang opinion. Suspension ang katapat niyan. Hoy, mabuti kayo. Nakikinig-kinig lang kayo nanonood. Ako, mawawala ng trabaho. Mawawala ng kita. Buisit! There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines. Johnson Pigara, may kasalanan si Engineer. Hiniwalay niya T dito. Eh, di ba sa computer? Tapos, T, T-I. Tapos ito, T-I. Oh, anong basa mo? T, T, ningala. Oh, di ba basa ko? T, T. Oh. Eh, ganun sa screen eh, di ba? Pag tinipe mo. Di ba kahit sa cellphone? T. Pag hindi mo nalagyan yung space T, tiningala. Oh. Titingalain. O, di basa ko titi. Anong... Ena, good morning. Romeo. Solubed Relatab. Julio Bermesa. O, yan. Julio Bermesa. Yun na nga eh, may belusilyo loko din itong engineer namin ito eh. Ire-report ko ito. Minsan siya rin ang nagkukuha ng kabastusan eh. Minsan, karami, kadalasan naman kayo. Yung mga info ninyo, mga opinion ninyo, mga bastos minsan. Yeah. Eh, totoo naman yon Amanda, Jonalyn. Tawa kayo ng tawa. Kayo, kagaya ito, RJ Lirin. T. O, T.T. Esmeralda o Piasa. T.T. lang. O. Kita nyo. Paano ko babasahin yan, mga kabastusan? Kaya nga, paulit-ulit sinasabi ko, pasensya na, KBP. Dahil ang KBP nang nung nakikinig ngayon. Alam nyo ako, pinakapaboritong radyo ng KBP, MTRCB, legal namin, pati ng mga bossing ko. Paborito ito, lalo na yung itanong mo sa Dalabhasa. Paboritong-paborito nila pakinggan. Tuwan-tuwa ka pa, Amy. Pag nasuspindi tayo, uy, mawawala ng, wala tayong no pay. No work, no pay tayo rito. Ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Ano magagawa ko, Prince? Talagang si Engineer nag-type to. Pinaghiwalay niya yung tinitingala. Ah, oh, ano yung titingalain? Parang ganun. Isang mensahe mula sa... Anong kasalanan ko ba yung T? Di ba sa ko T, T. T. Tingalain. Isi, Romeo. O, ti backdoor. O, kay Abanes, halatang halata naman yan. Tina, backdoor pa. Ayan na naman. Tinitingala. Kayo mga bastos din. Yung problema niya tungkol sa boyfriend niya, hindi tungkol sa T. Hindi tungkol sa titi. Tirada nyo talaga. Ay, hindi ko rin kayo masisi dahil kayo, ha? Matagal na sigurong hindi nyo kapiling asawa nyo, mga boyfriend ninyo, kaya nagkakaganyan kayo. Kulang kayo. O, anong? Gano'n. Kulang lang kayo. Uminom ng Sorry. Fiber Health, ang Fiber Health ay natural food supplement na kayang mag-colon detox. Naintindihan ko yung mga tiga-Saudi, madaling araw ngayon, yung kaliwang kamay, hawak yung kanilang cellphone, yung kanan nung doon sa baba, lalaki at babae, no exemption. Okay, natuwan-tuwa kayo. Alam ko yan. Hinahina lang, dapat may dala kayong toilet paper dyan, o tisyo, baka biglang lumabas yan. Baka maramdaman na lang ninyo. Oo, kailangan ng mga panty liner. Alam ko yan. Mga lalaki, mag-ready ng toilet paper. Mga babae, panty liner. Ay, naku, Amanda, alam ko yan. Rameses, Isa Luis, good morning. Julio. Oh, ayan na naman, Julio Berbiser. TV na TCL. Tinitingala, Julio.
viewing experience gamit ang Linux operating system para sa high-tech. Ay, wala tayong magagawa, Manderay. Kayo ang kayo mga opinion ninyo ang kaya ko sumasabit-sabit. Kanilang website sa www.tclphilippines.com. TCL Philippines, one of the leading and trusted TV brands. Isa ka pa. Job Orogo Paular. Yes, Dali. Oo. Elaine Orsak. Pure Foods Nuggets. Yun na nga yun, Elaine eh. From freezer. Ito mga ito, ayaw ko ano eh. Iyon. Yeah, Chris. Richard. To your tummies. Iyon oh. Buti ka pa. Swerte mo, Richard. Ano na naman yan, Marjorie Titit? Ang dami naman tignan. Oh, ayun, tignan mo. Okay yan. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account. Thank you, Jen. Almira Miano. Facebook page na bukas, sigurado, best. Pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address sa PCSO ay www.pcso.gov.ph. Ang Fieldex hot and cold water PPR pipes and fittings ay gawa sa 100% virgin sana material. Sana ganun ang pananaw din ng KBP at saka MTRCB, katuwaan lang. Tagas, madali ikamit at tama lang ang halaga. Thank you, Jen. Kaya kung kayo ay magpapagawa ng bahay o planong palitan ng inyong water pipes, ano mag-Fieldex pipes and fittings ano na. Ano naman yung holdover mission na wet pipes? Para sa katanungan, tawagan lamang ang numerong 5599 Alright mga kapatid, oras po natin. It's, 16 minutes to go before 9 o'clock. Ala na ho tayong oras, pasensya na po. Nakiusap naman po ang PNP, bukas sa Lunes na lamang daw po. Sige. Pero dito na lang tayo, I guess, dito sa ating itanong mo sa Dalubhasa. Doktora Babe Sarsena, good morning, Doc. Good morning, Sir Green. Kamusta ka na? Mabuti naman, Doc. Doc, meron tayong letter dito, pero parang telenovela itong kanyang kwento, Doc. Oo nga. Ito, babasahin ko na lang, Doktora. Okay. Dear Sir Erwin, believe it or not, parang sa telenovela lang ang problema ko. I am a 26-year-old accountant sa isang malaking company dito sa Makati. Madalas po akong napagkakamala na si Bea Alonso. Ang problema ko po ay ang boss ko na biyudo na pero may anak na babae na edad 14. Kasasagot ko lang po noong Valentine's Day sa boss ko, nakahawig naman po ni Richard Yap at edad 48 years old. Aba, parang si Sir Chip ito. Ma'am, ano? Yeah. Bukod po sa gwapo, mabait, mapera at magaling po sa bed si Sir. Ang kanyang dila po ay matatas. Ah, magaling magsalita ito, Doktora. At ang kanyang T, ano ba ito? Yan na naman, sinabi ko na engineer, ayos mo. Ang kanyang T, tinitingala, na prinsipyo ay mataas. Okay. Guess mo, Doktora? Yes. Kinausap po ako ng anak ng BF ko last week at sabi niya, ayaw niya na ako mapangasawa ng daddy niya. Dahil gagawin niya ang lahat para di kami magkatuluyan ng daddy niya. Ano po ang dapat kong gawin para magustuhan ako ng unikaiha niya? Bukod po sa kontrang anak niya sa akin, pati papa ko ay hindi boto sa BF ko dahil mukhang mata pobre daw at English pa ng English, ito. Sir Erwin, gulong-gulo na ako. Paano ko mapapaamo ang anak ng boss ko at si papa na matanggap ang BF ko? I will wait, sir, for your advice. A.K.A. Bea. Doc! Parang sabi nga ni Ivy Rito at saka engineer, parang kwento raw ng Alab to Last. Parang nga, no? Oo. Yung nga lang, hindi nga si Richard Yap. Si Ian na, sino ba yun? Si Ian daw yung kapartner ron. Venerasyon, oo. Anong masasabi mo, Doc? Anong advice mo rito? Para sa akin, follow your heart. Naknang. Parang kuan din ah. Parang ang sagot mo ay isa ring telenovela. Follow your heart, Sus Mario Joseph. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin, Doktora? Sir
sundin mo ang tibok ng puso mo. Okay. Be true to yourself. Alam mo, mahirap yung pinagdadaanan mo kasi mahirap asuyuin ang isang anak na babae. Lalo na kapag ito ay close or talagang favorite ano ng kanyang tatay. Unika iya pa naman. Nag-iisa ka niya. Ano yan parang sinasabi natin na sinusunod ang mga gusto niya ng kanyang tatay. So it is very difficult, no? Lalo na kung ang mother figure niya ay adequate, maayos, very ideal. Hindi ka pwedeng maging nanay ng kanyang anak o ng kanyang ng anak ng iyong boyfriend. Paano na lang, doktor? Akong ang question niya, Doc, is how? How niya mapapaamo si anak? Kasi sayang naman, doktora, ikaw nga, gwapo, mayaman, at magaling pa sa bed si sir. Package deal na. Yung kanya nga pang gustong-gusto ni girl, lalo yung dila ni sir, dahil matatas ito. At ang kanyang tinitingala, yan ha, nasabi ko na, engineer, huwag mong hiwa-hiwalay tika ng tea dyan. Hindi pwede. Tinitingala na prinsipyo, saludo rin ito si girl lalo, doktora. Ika nga, package deal na lahat. Parang sa fairy tales lang nangyayari ito, doktora. At sa telenovela. Kaya maging pasensyoso yung ating letter sender. Si Bea ay kailangan, alam mo, hindi mo talaga... Hayop ka, no? Julio Berbiser! May asawa rin at may anak! Kasi ano bullshit! Yan, nalaban yan Pero, tinan mo rin, be yourself in a way na makilala ka ng anak niya na ikaw ito. Ito si Bea. Na hindi ako makakapag-replace sa shoes ng iyong nanay. Rather, andito lang ako, no? Andito lang ako para gabayan ka when the time comes na matanggap niya na. Pero wag i-push yung issue, wag i-pressure yung sarili niya na kailangan mahalin siya ng bata. Pakita niya lang na nandyan siya palagi at minamahal ang kanyang tatay. Kasi in the long run yan, it may take quite some time. Alam mo, may ibang mga friends ko. Ang tagal talaga, Sir Erwin, na matanggap ng kanilang anak. Pero tagal lang mahal mo yung tao. So, be compassionate and persevere lang. So, I guess communication, doktor, ano? To try to communicate, try to reach out. Nag-slump up na yung bata So, medyo mahirap ang communication at this point in time, lalo na bago pa lang sila. Sabi ni Engineer Doktor, hintayin na lang daw magdibo at kausapin ni Bea na magdibo itong, para sa telenovela na ito, Engineer. Niloko mo na yata ako Four years pa yun. Anyway, Doktora, nako, sobrang daming salamat, Doc, for your time again. Magandang umaga. Have a nice weekend, doktora. Magandang umaga. Thank you! Bueno, Bea, ang aking ampayo ng mga kasamahan natin dito, maging good ka. Sabi ni Judith, ha ha ha. Si Belly Love, good morning ang payo. Si Julio, nilaro ng di... Ay, nako, Diyos ko po naman. Julio, ayan ka naman, Julio. Egay Martinez, Julio, ang kulit mo, sabi ni Rosalie. Nudge, nagsiselos yung bata. Exactly. Bea, hanap ka nila ng binata. O, ikaw naman. Ito na nga, jackpot na nga. Bakit na naman maghanap? Biyudo. Walang sabit si lalaki, si Boylet. Sinagot niya na. Boyfriend niya na. Package deal na nga, sabi ni doktora. Saan ka makakita niyan? Sige nga. Mayaman. Biyudo. Kamukha ni Richard Yap. Ayun nga lang, may bagahe, may isang anak na ayaw siya. Pero naman, ang kapalit doon, magaling daw sa bed si sir. So happy siya. O ba? Saludo siya at gustong gusto ni girl lalo, yung dila ni sir na matatas magsalita. Doon siya siguro nahulog. At saka syempre, yung kuha ni sir, yung tinitingala na prinsipyo ni sir. Saludo rin si girl lalo. Yun. Bakit daw natin paghahanapin? Kung talaga, ang problema na lang si itay. Yung tatay, remember, akala niyo yung anak lang. Yung tatay, ayaw din. Dapat turuan niya yung boyfriend niya na magdala ng, alam na,
ng mga inumin dyan, di ba? O, eh, punta niya, sir. Toma tayo. O, dalhin mo sa kuan. O. At, pala, Bea, eh, gusto mo, at kilala mo sa akin yung BF mo, isama ko, turuan ko kung saan namin sama yung magiging pa, yung tatay mo, at yung sa mga ika nga na mga lugar na, ano naman, clean fun, lugar na karaoke, ano naman, really? Ito naman si Engineer Tirada mo namang ipatay sindi. Dadalhin ko sa Music 21, o yan o, Family KTV, o, Family, o. Ano saan ko dadalhin? Doon ko dadalhin pagkakantahin namin si tatay. Oh. Okay ba sa'yo, Bea? Hmm. Pagkakantahin namin. Kung hindi naman, kung hindi ba siya si tatay, dahil eh, mukhang wala na rin nananay si Bea eh. Mukhang biyudo na rin si tatay. Eh di, dalhin ko si tatay sa Quezon Avenue. Oh. Iyon. Iyon. Pababaunan ko lang ng mga alam nyo na. I trust thee. Hmm. Hmm. Pababaunan ko si tatay ng mga trust. Ay, naku mga kapatid. Ay, salamat po. Sana, Bea. No, Bea. Kausapin mo lang yung anak ka. Yun lang ang gawin mo, iya. Try and try until you succeed. Sa'yo tama si doktora, hindi mo pwedeng tapatan yung nanay niya dahil doon siya nang galing. Sa kanya, the best yung nanay niya. Sabihin mo nang, hindi ko naman tinatapatan ang nanay mo. Ha? Oo. Kaya gusto ko lamang na maging magka-friends tayo. Ha? Kung ayaw talaga, mahigil. Sasabihin ko sana, engineer, kung ayaw talaga, sampalin mo na lang. And easy. Hindi yun. Walang mangyayari. Magagalit si boyfriend mo. Eh, syempre, mahal niya yan. Pero, Bea, ikaw na mag-adjust dahil ikaw yung 26 years old, tapos 14 ito. Kita mo naman, ano? Kuhal lang ang edad nila, 12 years lang agwat nila. Anyway, mga kapatid, nakaw, yan po ang Punto Asentado Friday edition. Ako po Sir Erwin Tulfo. Thank you very much, DKIS USA, Chancellor Shirts and Slack, Doktora Jean Marquez ng Dare Clinic, just sa Timog Avenue, Quezon City. For all your beauty and facial needs, come to the Dare Clinic ni Doktora Jean Marquez. Thank you! Ako po Sir Erwin Tulfo. Guys, kita-kits tayo sa Monday. May dalubhasa ulit. Thank you for tuning in. Have a nice weekend. I love you. Alas 8:55 ng umaga. Muli po, ako po si Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. And that's to love you. See you on Monday. Bye!